Halo, Makap Pemilia. Ngayon na rin naman ulit ako, ang inyong kapamilya na si Sherio Luisa. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa mga galaw ng ating buhay. Ihaluhulan natin ngayon ay tutulay sa aming mga buhay. Ito ay magsisimulan po sa tunay na pangyayari sa ating asawa bago siya maestro. Bago lahat, kung di pa po kayo naka-subscribe, i-subscribe po nyo po at paki-like ang video kung di nyo magustuhan at press nyo yung button para malaman nyo agad ang bago kong upload. Ganito po nangyari, yung aking asawa po ay na-answer prayer po ako nung asawa ko ay nag-force attack na ganito po yun. Sa aking buwa, pamagat ko ng ating kwentong ito ay tungkol sa answer prayer ko is God is perfect. Totoo lang po, pangalawang balik ko po sa Singapore, sa dati ko rin amo. So, sinimula nila ako sa umpisa na swabo ko noon. So, nagsimula ako sa 380. So, umalis ako, nag-COVID ako noon, almost 380. Tapos, bumalik ako sa kanila. So, binalik nila yung treatment ko. So, tapos, yun nga po, every two years, 20 lang na 20 yung binadagdag sa akin. Hanggang sa nalilipat-lipat na lang nila ako sa pamilya nila. Dahil na puro batang maniliit ang aking lupa. Ngayon, tumagal ang mga maraming taon, halos ang karamihan ng May na baguhan ay ang umpisa ng sweldo nila is 500. Pero ang sahod ko ay ganun pa rin, 400. Tuwing may na-encounter ako ng mga bagong kundi, deep inside my heart, nag-iyak ako, naluwa ako, naiyak ako sa sarili ko, naawa ako sa sarili ko. Kasi sabi ko, bakit gano'n? Ang tagal ko na dito sa ibang, hindi malang tumataas ang sahod. Siyempre, hindi po yun talaga makasapat sa aming pamilya. Lalo't gano'n, yung time na yun, sabay ng anak ko sa college. Third year college yung anak ko, yung lalaki, first year college. Totoo lang po, hindi po ako makapagpadala ng buong-buo na sweldo ko na rin. Palagi ko na 10,000 o 15,000. Hindi po ako makapagpadala ng buo-buo. Laging 3 gifts, 2 gifts kasi nga po hindi sapat ng aming ang aking sahod. Tapos nga, wala pa po sa kita-asawa ko na kinakapos sa dala. Then after that, nung nag-i-asya din ako, syempre hindi ko naman pag-ano alam itong mga galaw ng Diyos ay ito na pala yung umpisa ng pagpapala ng Diyos sa akin. Alam mo kung ako sa El Shaddai, medyo maganda-ganda na yung aking buhay. Medyo maano na. So, nakakawawala na ako sa mga shadow sa gipit-gipit ko. Ang isa talaga sobrang gipit na talaga walang matira sa sahod ko talaga. Then itong amo kong na ulit pinasukan, nung 420 na sahod ko, ay nag-plan na pala na ayaw na ng katulong. So, April, March, magandang opportunity sa akin yun. Kasi talaga yun naman talaga ang gusto ko. Kasi alam ko naman talaga na tataas ang sweldo ko kapag lumipat ako. Kaya lang, hinula akong lakas na loob magsabi sa kanila na ayaw ko sa kanila, ayaw ko na gusto ko man lumipat, ganun. Ayaw ko, gusto ko yung sila mismo man mag-ayaw sa akin. Eh talaga yun ang talagang itinataas ko kayo. Kasi mahina yung loob ko. Kasi meron kasi ako, hindi naman ako perfect na marin ano na. So meron kainaan na alam ng mga amo ko. At kaya yun din ang dahilan na takot ako mag-apply sa iba. So sabi
sinabi ko kay Lord, kay Lord, taga nag-pray ako sa kanya, Lord, ikaw na lang ang kumilos para sa akin. Sabi ko sa kanya, Lord, ikaw na lang kumilos sa akin kasi hindi ko taga kaya eh. Takot nila kumawala. Kasi baka syempre, minsan eh, yung sobrang paghahangad tayo natin, minsan nawawalan pa yung biyaya natin. Yun ang nasa isip ko. Para sa akin, may trabaho na mapagtsaga ko na lang. Kaysa na mamaya, wala pa ako ng trabaho. Yun ang nasa isip ko. Kaya takot-takot lumipat sa ibang tao. Kaya sabi ko na lang kay Lord, Lord, alam mo yung isa na gusto ko kumasok sa akin. Sabi ko sa kanya, sana ko, ikaw na lang tumulong. Sabi ko gano'n sa kanya. Mas na nga, kumasok sa akin. Kahit 500 lang, masaya na ako. Eh, 420 lang lagi sa akin. Wala, hindi na tumataas ang mga eh, ang mga baguhan, 530 na ako, 420 pa rin. Siyempre, parang piring ka, very useless ka kasi hindi mo na tumataas yung sulo mo. Ano kasing katulad ka? Yan ang feeling ko, di ba? Then, yun na yun. Pray lang ako ng pray. Maatin na ako na siya na yung baguhan ka lang. Then, after that, natatapos ko lang malaking problema nun sa aking kapatid. Dahil yung kapatid ko ata ay namatay noon. Na tanggali ako sa Philippines na ano siya na atake na matay. So, sumunod mga ilang buwan, sumunod naman yung aking brother, yung husband, yun na. Yun, nung pagkaano nila, siguro napapansin siguro ng ama ko na sumunod ang problema ko. So, parang ayaw nila yun. Hindi naman ako nag-a-advance na, well, hindi, parang ayaw nila, nakikita na nila yung parang baka susunod. Kasi, stroke eh, di ba? So, iniisip ko, kulangan ka na sa sodo, baka mag-advance ka, ganun. So, yun ang iniisip ko, baka hindi na nila ako nagustuhan dahil yun sa mga problema ko. Kaya nag-decide sila na nahanap daw ako ng meet ng bagong amo. Yun, nagpaghanap kong gano'n, ano po, una natatakot. Una, parang ayaw ko ma, parang hindi ko matanggap na ayaw na sa akin ng amo. Masakit sa akin. Kaya nga po sabi sa Bible, huwag kang mabahala sa bawat nagagawa. Huwag kang matakot, huwag kang mabahala, magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi mo man nakikita na hindi yan ang mga nangyayari. Ay magtiwala ka lang, mag-pray ka lang talaga. Siyempre, parang sa mga pangyayari na yun, parang takot ako eh. Kasi unang na may problema ko yung asawa ko na suspita, first stroke. So, iniisip ko saan kami kukuha. Kasi meron ako problem kanusugan. So, hindi na ako talaga makaka-apply sa ibang amo na talagang ano, matanggap ka kaagad. Kasi lalo na may purpose na kailangan nakasulat ng tungkol sa'yo, di ba? So, bago ka tanggapin ang amo, sino tatanggap sa akin kung sakaling gano'n ang amo kagad sa akin? Yun ang kinatatakutan ko kung bakit takot ako lumipat sa ibang amo. Then, yun sa Diyos ko nga po. Yun nga, wala akong magawa kundi tanggapin ang amo. Kasi dalawang linggo na lang ang pag-uwi ko. Saka sila nag-confirm. Yun pa ang kinatakot ko. Kinonfirm nila sa akin na ayaw, hindi na talaga. Kailangan bago ma-expert ng aking work permit. Kailangan eh, nakahanap na daw ako. Eh, syempre, May. Second week ng May. Saka lang sila nag-confirm na ay, magalap ka na nga. Bago mag-June 6, kailangan may amo ka na, sabi sa akin. Eh, 2 weeks lang yun. After 2 weeks, saka lang ako makakahanap ng amo. O, mabilis ba yun? Yun ang inano ko. Sabi ko, Lord, mabilis. Makahanap kaya kagad. Eh, ang lagtaon na ako. Kunti na rin. So, hindi ko rin alam kung malipad ako sa ibang amo. So, marami mga negative na umano sa akin. Mga negative, bako, pangamba, na talagang nanghina. Dito, pinatunay sa akin ni Lord. Aminin ko, syempre, akala ko yung malakas na yung pananampalataya. Kung kikilala ko ang Diyos, akala ko may malakas na akong pananampalataya. Kung pala mahina ko rin pala. Pero ang kagandahan dito, sabi nga, pinahina ka man ako ng Diyos. Pinahina niya ako, pero mayroon siyang planong gusto mangyari sa akin. Palalakasin niya yung pananampalataya. Kasi hindi lang ito yung mga nangyari po sa puso sa amin, sa marami pa. So may dahilan yung pag-ano, tinatanggal niya sa akin yung takot. Dahil ito yung unang karanasan ng buhay namin, buhay ko sa pagsubok, nagang nanginap. Sobrang
tunay na sobrang takot. Sabi ko, nung alam ko na Lord, takot. Sabi ko, sinurrender ko kayo lahat ang takot ko. Kasi, nandun eh, bukapasok kayo maraming negative, paano na kami, ang anak ko college pa, wala pa mga trabaho anak ko. At tapos asawa ko, nasa hospital, maestro ko. Paano ako ano lang ipon ko? Walang, hindi masasabi ipon yung ipon ko, pang ano lang yung pag wala, hindi tatagal talaga. Kaya sabi ko, gusto pa ang kaya makakaraos sa yung sasakot pa ba, sa pagbawa ko, sabi ko lahat, yung takot ko, pangamba ko, yan ko, pangamba ka sa akin ko, sabi ko pa yun. Yun, tapos iniisip ko na lang na kasama kita ko, sabi ko, nung matapos na yung shift, pinag-break up, kaya alam naman, pag nag-break tayo, gumagang yung pakiramdam natin, nawawala yung mga takot, diba? Kaya malaking bagay talaga yung dasal. So, idaan natin sa dasal, pagkasok na tayo. Takot, pangamba, isdaan lang natin. At doon maririnig natin ang tinig na ano natin magtiwala ka lang sa akin. Ha? Hindi mo man nakikita ngayon, basta magtiwala ka lang sa akin. Accept mo lang yan, tanggapin mo lang yan. Gaano man kahirap yan, gaano man kasakit yan, tanggapin mo. Ako bahala sa iyo, kasama mo ako. Ganun, parang ganun ang maano sa isip mo kapag usap mo yung kapag nagdasal ka na kay Lord, ganun ang talaga maiisip mo. Ay talagang maano. At syempre, matapos ko na ng ano, ready ko, bahala na sa, basta tinanggap ko na sa aking sarili. Siguro na ni Lord. Lord, ang panunggan ni Lord, yun ako. Panunggan ni Lord, yun ako. So, may dahilan siya. Kasi sa bawat pangyayari din, na-realize ko sa buhay. May sa bawat pangyayari, may magandang dahilan din ang Diyos. Meron. Masakit man sa atin, hindi man natin maintindihan, pero meron siyang, may maganda siyang reason. Meron siyang magandang pangarap. At yun na po, tinanggap ko na lang. Then after that, may isang linggo na lang, tinawag ako interview. On spot of my interview, ako po ay natanggap. Praise God! Ako po ay natanggap. Natanggap ako on spot of my interview. At yung amo ko, nag-aagawan pa silang dalawa. Yung amo ko dati, ayaw pa akong pakawala. Yung amo kong bago, nagmamadali nang pumunta ako sa kanilang bahay. Pero dahil nga amo ko, siya nag-desisyon, ayaw na niya sa akin. Kaya kahit na gusto pa niyang ako yung mga ilang days sa bahay niya, ay pinakawalan na niya ako. At yun na po, doon na po nasumala at doon na nasagot ang aking pinakamatagal na dasal. Ako'y na-answer prayer na tumaas ang aking sweldo. At sabi niya, pero nangyari ang pagtaas ng sweldo doon pala dahil may mangyayari pala na maganda. Yun nga po ang aking asawa na stroke siya. Oh my God! Doon pala yung sweldo na gagamitin sa akin sweldo na yun, yun para ang magiging daan pala ng Diyos para gumaan, para hindi kami lubos na mahirapan sa aming buhay. Kasi nga yung sweldo ko 400, tututusin, wala pa sa kita asawa ko, kinakapos na kami, nahihirapan na kami. Ano pa kaya kung nandito pa ang asawa ko na stroke? Eh, yung bagong na-stroke asawa ko, ang daming gamot, gumagastos kami ng 6,000 dahil may mga cholesterol, may pampatulang na dugo, sa kanyang ulo kasi namunong dugo niya sa ulo. So, buti nga hindi pa na-opera yun. Ayun. Kaya medyo mahal na nga gamot niya. So, yung pagtaas ng sweldo ko, nakatulong sa amin para hindi kami tapusin o tapusin ang gusto sa aming buhay. So, nakatulong po yun ng ating answer prayer. Kaya nga po, tinawag ko po dito, God answer my prayer in the perfect time. Sabi nga po, God's time is perfect. Yun po. At yun nga po, huwag tayo mag-alala. Then yun nga po ang hinano na sa akin ng Diyos na ano man ang mangyari sa ating buhay, ay lagi lang tayo mag-alala. Gaano man yung kahirap, gaano man yung katakot, kahit nasabi ka mapayag din. Kasi karamihan sa atin, pagka ano, diba, natatakot tayo pag meron tayo sa atin. Hindi na kamundan namin ang karamihan sa atin. Hindi mo inaasahan, may cancer ka, may ano pa, may high blood. Mga gaya ko tulad sa aking asawa, biglaan, may stroke, wala kang alam. O alam mo naman kung ano nang pumasok, natakot ako. Iniisip ko kagad, anong nagpalik kagad, namutak kagad ako, nag-iisip kagad ako ng utangan ko. Dahil hindi ko alam kung magkano yung bill ng aking
babayaran sa ospital, eh, wala naman akong pera. Sapat-sapat lang ako. Nagkante lang ang titira sa akin. Yung taong pinay na minsan ay lalabas pa. Kahit target ang dati ng anong time na yun, ay talagang alala ako. Dahil syempre, nakumpay yung asawa ko. Diyos ko, tapos sinabi pa ng anak ko na may dugo-dugo buo. Wala pa akong ano, wala pa linaw kung anong resulta. Di napapanik na ako dito sa Singapore. Napapanik na ako. Iniis ko pa agad. Paano kaya bill namin ako? Iniis ko pa agad. Diyos ko, kailangan baka maoperaan ako nga sa aking asawa. Diyos ko, saan ako kukuha ng pera? Sabi ko, girl, ganun. Maraming mga ano, mga takot. At talaga nag-negative ka. At akin na ano, nagpanik ka agad ako. At hindi ba ako mamamukota? Kahit hindi pa nakakaalis sa ospital yung aking asawa, eh, namumutang na ako para meron na akong pera kagad na ipapiligay ko sa aking pamilya. Eh, yung pala, eh, yun ang ano, yung talaga, pinakita sa akin ng Diyos yung kahinaan. Naniniwala ka sa Diyos, hindi magtiwala, kung ka matatakot, maghanap ka na amo. No, natatakot ako, nag-negative ka agad ako. Sinasabi ko na, sa akin, gano'n parang negative, inano talaga sa akin ng Diyos na kay na ako. At ano na, na doon ako, yun ang unang pinapagka sa akin ng Diyos. Takot, pangamba, pag-alala. At yun ang aking natutunan sa una kong karanasan sa aking problema. Ang maging matuto tayo magtiwala, maniwala sa Diyos talaga. Dahil sabi nga po rin, yun nga rin ang naano ko, kontrolado niya. Noon kasi hindi ko alam ang ibig sabihin ng problema. Kontrolado. At dahil nga sa pangyayari sa aking asawa, tama nga po, kontrolado niya ang lahat. At God will make a way. Kahit sabi mo wala kang pera, God will make a way talaga na paano ka makakasurvive sa iyong problema. Dahil talaga ginamit ng Diyos ang aking unang sahod, ang aking pagsahod bilang taas ang pagsuwado sa para mag-provide magpadala ng buo sa aking pamilya dahil nga sumasapat na yung sahod ko ngayon ay sumasapat na para sa aking pamilya at meron na rin ako naipon para sa aking sarili. Yun po, yan po ang aking unang karanasan. Mahaba po itong kwento ko para sa aking asawa na himala para sa aking asawa. So, video by ano tayo, susunod na video at karoon ko nito kung ano mga galaw ng Diyos, kung paano pinanghina at ano mga naramdaman ng asawa ko kung siya ay na-stroke. So, makikita natin doon kung sa iyong kahinaan, siya ay yung kalakasan. Kung paano siya pinanghina ng Diyos, muli siyang palalakasin. Nawalan po siya ng totally lakas, na walang lakas yung buong niyang katawan. So, inalis sa kanya yun. Pero bandang huli, binalik. So, malalaman nyo ang istorya nyo sa susunod na aking video. At po, ang video ito ay simula pala ng kwento tungkol sa aking asawa na unang atake ng kanyang mag-stroke. So, pamagat ito, God answer my prayer in a perfect time. So, paki-like and paki-subscribe kung yun may gustuhan. And share nyo na rin and press nyo ang button bell kung magustuhan nyo po ang aking video at na malaman nyo rin po ang aking bagong video. Hope na sana nagustuhan nyo. And thank you for watching!